ang nakaraan sa tadhana. Everyone, meet Ivy. Family and friends lang ang pwedeng pumunta sa bahay na to. You're not welcome here. Get out! Gino! Hindi matanggap ni Sylvia at ng mga anak niya nang iuwi ni Enrico si Ivy at ipinakilalang kasintahan niya. Itutuloy natin ang kwento ng pamilya Marcelo dito lang sa Tatay. Gino, ano ba ginagawa mo? Dad? Wala po, Dad. Tita, anong wala? Kitang-kita ko yung ginagawa mo, ah! Sabi ko na nga ba, eh. Ginagamit mo lang si Daddy. Halika, tama na yan! Gino! Sumusobra ka na, ha! Halika dito. Inalis ka na. Baka tuloy yung pang magdaling paningin ko! Enrico, huwag mo nasaktan yung anak mo! Gino! Anak! Gino! Gino, I'm so sorry na pagbuhatan kita ng kamay. I know you're just acting out. Acting out? Dad, baliw yung babae na yan! Enrico, kasalanan to ng anak mo! You choose to believe her, Dad. Tama na! Unbelievable! Enrico, he forced himself onto me. I guess I shouldn't be surprised. Pareho sila ng nanay niya. Parehong naninira ng relasyon. Can you please stop? Dad, anong sinasabi ng babaeng yan? Gino, wala. Huwag mo siyang paniwalaan. Nagawa ng nanay niya na makipagrelasyon sa iba habang may asawa. At nagawa ng anak na manghalay ng ibang babaeng may karelasyon na iba. I said stop! Dad, anong sinasabi niya? Anak, umuwi ka na. Umuwi ka na, please. Hindi man naloko ang nanay ko! Umuwi ka na, anak. Ma! 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 Gino? Anak! Ano? Kala ko naman kung ano nangyayari. Bakit? Bakit kaya naghiwalay ni Daddy? Bakit kaya naghiwalay ni Daddy? Ano talagang dahilan? Ano ba nangyayari sa'yo, Gino? Bakit sinasabi ng Ivy na yon, ng hayop na Ivy na yon, na ikaw ang nangaliwa kay Daddy? Ha? Ikaw pala tong homebreaker, eh! Nang lalaki ka! Stop it! Mami mo pa rin ako! Wala akong mami na sinungaling. Wala akong mami na manloloko! Gino! Anak mo siya. And he deserves to know the truth about his mom. Ayokong mawala ang respeto nun sa nanay niya. And your children not knowing the truth makes them do stupid things. You know what happened tonight might be for the best. Best? Anong best? Hindi ka na kontrabida sa mga mata ng mga anak mo. At napatunayan ko na sa'yo lang ako. Lalaban ako for you. I will kill them. Papasukin mo! Bitawan mo! Kailangan ko makausap ng malandig to! Ano? Kuya, sige, lumabas ka muna. Buisit. Hoy! Ikaw, kapal ng mukha mo!
Tama ba tuhugin mo yung mag-ama ko pagkatapos idadama yung pasakalandean mo yung bunso kong anak? I'm sorry. I should have asked if you wanted coffee first. Buti na lang, malamig yung kape ko. Walang iya ka? Baka walang iya mo? Ka? Kala ko kape yung gigising sa akin. Yung sampal mo lang pala, Sylvia. Kulang pa yan! Ang alin? Ang sabihin ko sa anak mo ang totoo? Na yung nanay nila na Santa Santita, isang cheater? Wala ang karapatan mang himasok sa buhay namin. Tandaan mo yan! Oh, but I do. Lalo na kung ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko maangkin ng buong buo si Enrico. Leave! Because the next one has interest. Tanda, hindi pa tayo tapos! Guard! Pakilabas nga itong babaeng to. Hindi pa tayo tapos. Magkikita pa tayo ulit! Ha? Tandaan mo yan! Tawan mo ako! Hello? Dito ko sa bar. Teka. Ingay. Excuse lang, ha? Usapin mo lang. Ihahatid na kita para makasigurado kung safe ka. Patingin niya. I know you're still mad at me. Pero ginawa ko lang yung ginawa ko para malaman mo yung katotohanan kung bakit nag-break yung parents mo. Hindi ko naman gustong malaman eh. I know what I did was a little extreme pero kailangan mong malaman yung totoo. Kasi nagiging unfair ka na rin kay Enrico. Without even knowing the whole story. And I already told Enrico that nothing happened between the two of us. I felt in that moment na kinailangan mong malaman yung katotohanan sa nangyari sa pamilya mo. Please, Gino, give me and your dad a chance. Gino? Anak. Gino. Oh! Ano nangyari sa'yo? Bakit may ganyan ka sa mukha? Ha? Anong ginawa mo sa anak ko? Alam mo ikaw, kahit kailan, hindi na ako papayag na sasaktan at guluhin mo ang pamilya ko, lalo na mga anak ko! Ma, stop, ma. Ano? You're embarrassing yourself. Tita Ivy, thank you for looking out for me at the bar, ah. Most of all, for being honest with me. You're welcome, Gino. Enrico, pero layuan mo ang mga anak ko!
Hindi ko naman kasalanan kung bakit sila lumalayo sa iyo. Kasalanan mo yun. Kasi nagsinungaling ka. Tuluyan ang habang matatanggap ng mga anak ni Enrico si Ivy bilang isang madrasta. Ano na lang ang mararamdaman ng ilaw ng tahanang si Sylvia kung makikita niyang may iba nang nagdudulot ng liwanag sa buhay ng mga anak niya. Babe. Gino told me what happened. Thank you so much. Alam mo, buti na lang doon kami nag-meet ang mga investors ko. Kaya lang, I might have lost the account kasi iniwan ko sila because of what happened. Well, here's your reward. Ang masarap pa. You know what? I have an idea. Why don't we go on a vacation? With the kids, of course. Beach? Wow! Yeah, that sounds good! Game? Yeah! You good? Uh-huh! O ano, ayusin ko na yung reservation. Yeah! Talaga? Yeah, thank you! Yun naman pala eh. Ha? But right now, ayusin ko muna yung dessert mo. Ha? You like that? Sira ka talaga! Ha? I'm gonna shower. Ano? I'm gonna follow. Are you? I'm gonna follow. I'm waiting. Okay. I'm waiting. Okay. Good job kahapon. Success tayo. I'm afraid at this stage, a full recovery is unlikely. Nasabi mo na ba sa mga anak mo about this? Kasi sila ang pinaka-highest probability na makakamatch mo. Kita mong masaya at magkakasama ang mag-ama. Ngayon ko lang ulit sila nakita na ganyan eh. Kaya lang nalulungkot ako na. Kasi dapat ako yan. Dapat ako ang kasama nila dyan. Pwede ka pa rin naman sumama, di ba? Tandiyan na si Ivy na eh. At saka alam na rin ng mga anak ko yung totoong dahilan kung bakit naghiwalay kami ng daddy nila. Nanay ka pa rin ni Gino at ni Elise. Galit sa akin yung mga anak ko, Manang eh. Parang hindi na po nila ako mapapatawad. Parang si Enrico, hindi pa rin niya ako napatawad. Kaya hindi na kami nagkabalikan dalawa. Yun ang hindi mangyayari, Sylvia. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Mommy! 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 Oh, Mommy. Are you okay? Ba't parang naninilaw ka? Tsaka, ba't parang pumapayat ka? Hindi. Kulang lang siguro ko sa tulog, anak. Kapagod lang talaga. Sigunod ka pa talaga. Kuya, I asked Mom to come. Remember? Aayusin ko yung pagkain natin. Maiwan ko muna kayo, ha?
siya inoalam. Nung pinatigil ako ng daddy niyo na magtrabaho sa barko, and to leave all the work that I have done there, just to become a housewife, na-depress ako, anak. So, sinasabi mo na nagsisisi ka, na inalagaan mo kami. Please stop, Kuya! No, of course not. It was the best decision that I made. Kasi nakita at nasubaybayan ko kayong dalawa magkapatid na lumaki. But your dad and I became distant in the process. Now you're blaming dad kung bakit ka nangaliwa. It was wrong for me to fall in love with another man. Kaya tanggap ko na rin na meron na rin ibang babae sa buhay ang daddy mo. Sylvia. You don't have to take all the blame on this. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo yung karir mo. Di ba lagi nga nila tayong tinutukso? Dahil maliit lang yung sweldo ko, head chef ka, at pipitsuging seaman lang ako. Alam mo namang hindi issue sa'kin yun, hindi ba? Sa'yo wala. Pero sa'kin meron. Sobrang nanliliit kaya ako nun. Tapos sa tuwing umuwi ka, nararamdaman ko na ang layo mo na sa'kin. All this time, si Dad yung sinisisi ko sa nangyari sa pamilya natin. Gino, huwag kang ganyan sa mom mo. Because I also had an affair. This was even before your mom's. What? You guys are sick. That is why I never talked about your mom's affair. Hindi naman ako siniraan ng nanay niyo sa inyo, di ba? Eh bakit hindi mo mapatawad si mommy sa mga pagkakamali niya? Because it made me feel inadequate as a man. Lumabas lahat ng insecurities ko. Tapos kung kailan ako naging kapitan ng barko, doon ako niloko ng nanay niyo. Ano na nasasabihin ng mga kamarino ko? That's it, Dad. That's it. That's it. Dahil lang nakakalalaki sa iyo sa pagiging kapitan ng barko? Eh, yung mga anak nyo! Ha? I'm sorry, anak, nadamay pa kayo. And I met your tita, Ivy. Huling sampa ko nun sa barko. PR siya ng cruise line namin. She wanted me to quit my job and then put up my own company. Grabe! Ibang klase kayong mga magulang! Iniuna nyo yung ego nyo kaysa sa kapakanan ng mga anak nyo! We tried our best to provide. What, Dad? Provide what? Our needs? Ha? Magulang ang kailangan namin! Kayo! Teka. Sandali lang, Gino. Hindi naman kami nagkulang sa inyo bilang isang magulang, ha? Nakinginig niyo ba yung mga sarili niyo? Sana nagpakatotoo na lang kayo! Dahil sa pride at ego niyo, nasira ang pamilya natin! I can't believe you came. Pamilya ko pa din siya. Ngayon lang ako nakakita ng ina na winasak ang sariling pamilya. Ba?
Bakit ba napaka-desperado mo sirain ako sa mga anak mo? Because I'm a jealous woman. Ayoko nang may kahati. And Enrico will always think of you dahil ina ka ng mga anak niya. Yan ang hindi mo na mayayari sa akin. We'll see. It's all about perspective. I run a PR firm. And baka gusto mong magpatulong para ayusin yung basura mong imahe. Sunrise, no? Yan naman ang lagi nating nakikita nung nasa barko pa tayo, hindi ba? Alam mo, namiloko mo ako. Pilit na pilit ako sa'yo. Pili ko kasi kumagal ulit. The back of my mind. Yun naman talaga ang naisip ko eh. Ang gumante. Pero ang unfair mo kasi. You never gave me a second chance. Sa loob-loob ko kasi, mas magandang maghiwalay na lang tayo. Para mahanap mo yung taong para sa'yo. Kung hindi naman natin nakita para sa isa't isa, para saan pa? Harold, I'm telling you, invite mo na si Elisa mag-swimming. Hindi ba si marunong lumangoy si Elis, tita eh? Marunong kang lumangoy, di ba? Kahit na, tita, delikado pa rin. Di ba ako yung nagsiship sa inyo? Bakit ayaw mo ko paniwalaan? Romantic yun, yung dadalhin mo siya sa dagat, with your arms, enjoying the horizon. Sige na! Harold, kailan ba kita pinahamak? Sige na, invite mo na si Elise mag-swim. Okay? Standby ka na. Gagawin na natin yung susunod na plano. Ngayon na narinig ko na yung buong kwento. Ang gulo pala talaga ng love life ni Daddy, no? Pero anak, huwag ka din naman maniniwala. Hindi naman lahat ng seaman manluloko. Kaya kailangan talagang mamili ka ng manliligaw mo, ha? Ay nako, Ma. Sa panahon ngayon, kahit pangit manluloko. Kaya don't worry, di ako madali mabola. Sabi mo yan, ha? Gandang araw po, tita. Elise, sayang naman yung summer outfit mo. Ang ganda mo pa naman. Bolero ka din, ano? Tara, Elise. Langoy tayo. Doon, o. Ano? Langoy lang po sana, tita. Ay, hindi, hindi. Hindi ako payag na maglangoy ito dahil hindi marunong itong maglangoy ito, anak ko. Masyado malalim mo. Yun nga po yung point, tita, eh. Ano yung point? She needs to face her fear. Sige na, please. Kasama ka naman si Harold eh. Kaya nga nung inervyos ako. Hindi pwede sa masyadong malalim, ha? Kasi inuulit ko, hindi siya marunong lumangoy, Harold. Akong bahala, tita. Mag-iingat, ha? Opo, tita. Salamat Harold, po. Harold, ha? Bantayan mo yung anak Opo. Ko. Opo. Thank you po. Tara, Nelis. Thank you, Ma. Bye-bye. Sa mababaw lang, anak, ha? Opo, tita. Oh, bala sa
sa'yo. Uy, natatakot ako. Yan. Sunod na Sabado, dito lang sa Tadhana. Mga kapuso, ako po si Marian Rivera.